So, kahit wala silang ano, wala silang may bigay na anumang bagay. Ngunit kung anuman ang nandun sa kanila, yun ang ibinigay ni Pedro. So, nangyari, nakapagbigay sila ng kaayusan doon sa tao. Inayos nila, ano yun, anong sakit ng isang tao? Lumpo. Lumpo. So, nakapagtayo yung isang tao, nakapagbigay sina Pedro. Kagaya din natin, kahit wala tayo, pare man, tayo magbigay kahit anong bagay. Kahit anong bagay. So, kung wala man tayo, wala tayong may bigay, ito na ang turo ng ating Panginoon. Kung wala tayong may bigay. So, tayo hihingi, ask, and it will be given. Seek, and you will find. Knock, and it will be open to you for everyone who has received. And he who seeks, find. And to him who knocks, it will be open. So, yun ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, na kung wala naman, ikaw ay hihingi. Upang ikaw ay pagbigyan. So, dito sa 2 Corinthians chapter 9, verses 6 and 8, sinasabi dito, the point of this, sabi dito, he who sows sparingly will also reap sparingly. So, sino man ang na, ano yun sa Tagalog? Yung nagtanim. Nagtanim ng marami, aani din ng marami. Ngunit kapag kunti lang ang tinanim mo, kunti rin ang aani din. Eh kung wala kang tinanim, wala din aani din. Yun lang ang pinakasimple. So, yun ang sekreto ng ating Panginoon. The secret. Take note, in Mark chapter 9 verses 41-42, for truly I say to you, whoever gives you a cup of water, so nandiyan na kanina, ngunit ibang ano ito, ibang versikulo, a cup of water to drink because you wear the name of Christ, you will be no means to lose his reward. Whoever pushes one of this little one who believes in me to sin, it would be bitter for him if a great millstone were hung round his neck and he were thrown into the sea. So, kung sino man ang nakapag, ano? Kung sino man ang bibiktima para makapag, para, yung mga alagad ng Panginoon, parang temptation, parang temptation. Kung sino mang tao ang bibiktima, mabuti pa sa kanya, sabi niya, sa Bisaya, ikan ang iyang liog, dakong bato, malaking bato, at siya'y liholo doon sa dagat. Sabi ko doon sa amin, huwag kang gumawa ng masama sa mga taong alagad ng Panginoon. Dahil parang ang Panginoon rin ay siyang ginagawa mo. Kung magnakaw ka man, mas mabuti pang magnakaw ka doon sa iba. Huwag lang sa Panginoon. Huwag lang sa mga taong nandyan sa Panginoon. Dahil kung anuman yung ginagawa sa mga taong alagad ng Diyos, ay siya na rin ginagawa mo sa ating Panginoon. Totoo ba yun? Totoo talaga. Na kung ano ang ginagawa mo sa mga tao ng ating Panginoon, yun sa mabasa natin doon sa Matthew chapter 25 verse 34 up to 40. So yun, sa katapusan na yun, pinakita ng ating Panginoon. Nasabi niya, then the king will say to his kudos at his right hand, come, O blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. For I was hungry, and you gave me food. I was thirsty, and you gave me drink. I was a stranger, and you welcomed me. I was naked, and you clothed me. I was
sick and you visited me. I was in prison and you came to me. So, lahat-lahat yun sa mga taong pinagbigyan ng biyaya ng Panginoon. So, nataka sila, bakit ito? Bakit Panginoon? So, may tanong sila, bakit Panginoon kanila? Iyong mga kapatid namin, yung asawa ko nandun sa kabila. Bakit hindi lang punta dito? Eh, kayo lang. Dahil iba kayo. Eh, anong kaibahan? Eh, nagugutom ako, binigyan niya ako ng pagkain. Nauhawa ako, binigyan ako ng tubig. Upo ako, wala akong damit, binigyan ako. Pinagbihisan niya ako. When I was in prison, you visited me. So, ang nangyari, nagtatanong, kailan namin kayo pinagsilbihan? Diba, wala na si Kristo ngayon. Kailan namin kayo pinagsilbihan? So, sabi ng Panginoon, anong sabi niya? Kung ano